Yose, hello, nakaisip hello. Na kami ng topic. At last. At last, nakaisip na ng topic. Okay, so yung topic namin ngayon ay how to survive in college. Kasi ngayon, so tinatanong nyo, nakatambay lang kami ngayon. Nakatambay lang kami. So, dapat. Ikaw muna. Ang technique doon. Sino ka muna? Ayun, ako nga pala si Maan. Maan ka po, Jayan Mapugoy na. Ikaw wala lang si kay Velasco. Ako si Aika Velasco. screen name ka pa. Nickname ko kasi yun. Maan eh. So, pakilala mo na tayo, sino ba tayo? Bakit, anong karapatan natin? Hindi kasi ako yung muntik din nag-graduate on time eh. Ako naman, diba? Parang ang lagi nilang label sa akin. Parang lagi nag-aaral, student. Pero tingnan nyo naman ngayon, di ba? Tambay. Parang kami yung tambay. So, ang technique dyan, huwag ka na mag-aaral, tatambay ka rin naman pag nakagraduate. True, Hindi pa sure yun kung magiging mom ka talaga. Single forever ka pala. Okay. Ano ba muna hindrances sa college? Ano ba ibig sabihin ng hindrances? Hindi ko masanam yun. Balakid yun. Okay. Kumbaga parang, ano ba, yung... Di ba may pangarap ko sa college? Uh-oh. Ano yung magiging dahilan para tamarin ka? Di ba? Yun. Ah, okay. Halimbawa, ako ang pangarap. Define mo na natin. Ano ba yung mostly pangarap ng karamihan? Di ba yun yung ano? Gusto Laude. Nila maging Latin honors. Latin honors. Mamaya kami magluluto ng bagoong mawit lang. Mamaya. Kakape lang. Kusya. Hindi si mama. Yun, ano ba muna? Ano, yun. Di ba gusto mo maging Latin honors? O yun, siguro maganda i-discuss muna natin. Bakit? Halos pareho siguro tayong nangarap. Oh, naman, Diyos ko. Discuss mo na natin, bakit ikaw, sa experience mo, bakit hindi siya natuloy? Kasi di ba sa atin, bawal magka 2.75. Oo. By the way, pag sa State University, as of now, parang... Ayun, hindi na kami sugar ko, taga PUP kami, PUP Santa Mesa. Sabi doon, bawal 2.75. Uh-oh. Wala akong 2.75, 2.5 lang. Ngayon, tumalun siya, 2.25. Wala akong 2.75, nag-tres agad. Tres agad. Tapos, sabi ko, hindi, babawi ako. Saan subject yan? Ano ba? Ang dami. Hindi ko na matanda. Isang ayun nyo na bakit kami tambay. Tapos yung isang pangatid, lahat ng grading system nasa grade ko eh. Tres. INC. INC. Ano ba? Withdraw. Drop. Diyos ko, die. Tapos nag-summer pa ako. Diyos ko, yun. Hindi ako nakaabot sa Laude. Tapos buburin kasi ako. Kaya yun talagang dahilan. Kaya iba't ibang uri ng intelligence. Yes. Ikaw, ano? Ano man. Kaya ako bumagsak. Kasi, alam mo yung echo? Diba, lahat ng test doon, ako yung highest. Di naman sa pagmamayabang. Pero, ako yung highest doon, diba? Tapos, yun na, ibang ko ba yung ang mahirap doon, kasabay ng echo si Sir Jun, yung terror na prop talaga na... Oo, bawal. Bawal. Doon, pumasa ako pagdating sa echo, bagsak. Ayun kay... Sir Jun talaga, master na ako. Kasi nakadalawang take ako doon. Tapos yun yung teacher na ano... Na, by the way, shoutout dyan sa mga naging estudyante ni Sir Jun na tinanong anong sinasabi ni Lord Tiki. Ano ba sinasabi ni Lord Tiki? Ano ba mas na ako doon, di ko alam. Ano sabi ni Lord Tiki? Diba sa'yo iharap niya sa'yo si Lord Tiki? Ako ano yung sasabihin? Ano ba sinasabi doon? Hindi kasi si Lord Tiki, kaya daw siya nakanganga kasi tinatain niya yung sinusuka. Yung mga giging anak niya. Oo. Hawaii ba yun? Oo. Sa Hawaii. Austronesian God. Tayo kasi galing tayo sa race ng Austronesia. Pero kay Adan at Eva tayo. Okay. So yun na, procrastinate. Procrastinate. So base ano dyan, hindrances? Base sa experience namin, ang unang-unang hindrances. Grade. Yung ruleta. At pangalawa, mga professor. Nakakatakot. Teacher ako. Ang nakakatakot ko, professor. Mga professor. Ano ba? Bakit? Kasi unang-una sa grade. Hindi, Parang kasing, bakit sa grade? Kasi, alam mo yung, yung school sa Germany, parang si Bowman kasi andoon. Mm. Tapos ngayon, yun na PhD ngayon, parang yung system ng school doon, wala silang concept ng grade. Papasok ka lang para matuto talaga. Oh. So parang yun yung magandang baguhin. Yung system? Oo, na hindi mo kailangan ng grade. Kailangan mo lang ng pass or fail. Sa bagay. Hindi mo kailangan ng numerical grade kaya, na ito pasang awa. Ito yung pinag-awa ng standard. Totoo kaya talaga totally nakaka-pressure mag-aral sa denumerong sistema. Diba? Kasi, siyempre, maano ka na, itong uno na to, itong 1.25 na to, ito yung basehan ng matalino eh. Pag nagkagrade ka ng 2.25, diba? 2.5, ay, pumapasok na lang to para pumasa. Which is,
iba-iba naman tayo ng multiple intelligences. Oo, di ba? Diba? Yun nga eh, parang walang concept yung school ng multiple intelligence. Parang kailangan kung mataas ka sa isa, dapat mataas ka rin sa lahat. Hindi pwedeng mataas ka dito, mababa ka dito, ayan, ganun. Diba? Okay, yung una, ano, grades. Oh, pangalawa, system. Pangatlo, yung mga extracurricular. Di ako, binibilang ko yung prof. May, oh, talaga? Oo. Oh, oh, di pangatlo yung prof talaga. Oo. Oh, oh. Kasi, alam mo hindi yan. Swertihan kasi talaga sa prof. Oh, yun eh. Bakit swertihan? Hindi ba pwedeng uniform ba, lang? Oh, sa bagay. Balita ko. Issue. Issue. Hindi kasi 'di ba parang sabi, yun pa yung malupit sabi nila. Tuturuan ko kayo ng system na ano na matututuhan ninyo na yung education hindi lang siya nasa loob ng four corners. Pero hindi eh kasi based sa standard nila, may criteria para sila bubuo ng grade na based din sa homework assessment. True. So ibig sabihin nasa loob pa rin ng classroom yung standard nila. Sa bagay. 'Di ba? Mali ko ba 'yan? Tignan mo si Sir sa ecology. Diba sabi niya, parang gano'n, lalabas kayo ng school, mag-ano kayo, picture kayo sa nature. Ikaw, nakakit ka ng bundok. Dalawang ilang bundok yun, pero tingnan mo anong grade mo. Ano? Diba? INC, tapos so, kasi, after one year. Kasi yung standard niya, nasa loob pa rin ng classroom. Pero, ano ba? Dumalalim na ito. Masyado nung wala yung hindrances lang sa college yun eh. Yun, una, grade. Saan una, yun na? Ano ba yung una? Oh, una. Oh my God, ano yun? Hindi, una yung ano, yung... Talino. Yung standard. Yung numerical standard. Yun ba yung system, one? Oo, numerical pangalawa standard. Yung system, pangatlo, prof. Pero basta yung one, bahala ka, balikan yun na lang. O, tas meron pa, pang-apat, pinakamalupit. Hindi lahat ng kaibigan mo sa college ay kakampi mo. Uy, totoo mo yan. Pinakakausap lang na rin yung kanina. Ano ba? Kasi kanina nag-iisip kami ng topic na kung ano ba magiging topic. O, tas yun about na, parang, college din pag eh. Sa college kasi, mamimit mo yung iba't ibang tao dyan. Lalo na yung mga toxic people. Yun, dyan mo sila mamimit. At sila rin yung dahilan bakit sobrang ma-appreciate mo yung grade mo kahit ganun lang kababa. O men, tsaka magkakaroon ka talaga na hahatakin ka talaga pababa. Puntik na yan. Talagang... Ewan ko ba, bobo lang talaga ako. Pero subo ko na kasi talaga hindi lang sa college. Oh. Parang sa college ko kasi, hindi, after grad eh. After grad ko na-appreciate na may iba't iba tayong multiple intelligences. Kasi okay, magaling ka sa academics, pero pagka-graduate mo, wala na naman siya, yan eh. Unless magpo-proof ka. Minsan nga, hindi pa. Kasi kapwa mo proof, hatakan ka pa babay. Hmm. Diba? So pag after grad mo ma-appreciate na, dapat pala nung college kumuha ng extracurricular. Dapat pala nag-excel, nag-grow ka sa passion mo. Extracurricular, man. Nagsinunod mo yung passion mo. Oh, dapat pala sinunod mo yung passion mo. Kasi mahirap sundin ng passion kapag nag-work ka na. Kasi syempre time. Oo, tapos yung pera mo hindi ka gaya sa college. sa college kasi under ka nang under ka ching. Pagka-graduate mo, tuloy mo lang, may book kami bibilin. May book na bibilin. Yung book mo manga pala. Comics. Oh, yun talaga, you know, pag college ka. Though, kapag college ka talaga, ikaw yung mismo makaka-realize kung ano yun. Kasi ikaw naman yung sasabak. No, iba-iba naman tayong padadaanan. Pero most of the time, di ba? Ingat ka talaga sa mga ano. Bawal yung makaka-copyright tayo. Balikita rin natin. Sige, kanisa. Ano pa bang hindrances? Meron pa. Pinaka-legendary. Hindrances. 1-point yellow paper. Ah, yung 1-point yellow paper. Wala namang namimigay eh. Kaya nga eh, diba? Hindrance siya. Hindrance siya para makagraduate ka. Pero masaya mag-aral. Oo. Wish ko na nga mag-aral. Lahat naman halos ako nga, nagtuturo ako nag-aaral. Wish ko ako na lang din ulit yung nag-aaral. Hindi na ako nagtitrabaho. True. Tsaka ano, siguro kung magiging tip din tayo, kumuha talaga ako ng extracurricular activity. Kasi halimbawa, pagka-graduate mo, hindi ka naman academically, alam na natin, di ba? Ako rin eh. Hindi ako academically magaling eh. Kung alam mong hindi ka magaling academically, isipin mo pa rin yung future mo na, oh, di ako magiging prof. Yung matalino. Ayun! Kapag alam mo hindi ka matalino academically, mag-ipon ka ng skills. Yun, halimbawa graphic design, gusto mo maging mananahe, maging part-time tailor something-something. Kasi talaga pagka-graduate mo talaga, matalino ka academically, hindi mo siya totally magagamit eh. Depende sa prinsipyo. Mm-hmm. Di ba? Ko naman, siguro ang technique pa dyan. Kasi may perspective tayo nang sabi niya, hindi siya matalino academically.
Tapos yung perspective ko naman, sabi ng iba, matalino ako. So medyo ironic yung perspective natin. Hindi, hindi mo siya totally ironic. Kung ba may two sides kasi. Isang ako academical, naman, isang artistic ako something. Ako naman, syempre, sa ano ng matalino. Kasi may extracurricular din ako. Parang, ano eh, mag-expect sa'yo yung mga tao. Yung teacher, yung mga magiging ka-groupmates mo, yung mga kaibigan mo kapag magkaka-group kayo. May mag-expect sila. Pero, lagi mong isipin na unahin mo pa rin yung sarili mo kasi syempre sa college, isang subject mo lang sila mamimit eh. Kumbaga, depende kung black ano kayo. O, kumbaga, hindi mo kailangan makisama. Maging ano ka dahil sa sarili mo. Yun lang. Di ba? Parang, yes, kasi mag-expect sila na, ay, si ano, si Ate Che, ganito, ganyan. Ay, si Ate Che, patulong tayo, ganito, ganyan. Patulong, tapos pero, after grad, wala na, nakakalimutan. Pag pag-graduate na, makakalimutan ka nyo nila, hindi ka na rin makakamusta. Pero ganun talaga, isipin mo na yan, nag-grow din sila. Pero daw parang malungkot yun kasi. Ayun, piling ko nasa lowest point na tayo. Nasa lowest point na tayo ng talaga. Ayan, no college na sa hindrances. Expectation. Expectation. O, ikaw nung college ka, first year, to be particular, ano yung expect mo? Diba, ano, never ako, sabi ko kasi nung grade, nung kinder ako, pag elementary ako, mag-ano ko, magbabaledictorian. Hindi ako naging valedictorian. Nung high school, sabi ko, kahit salutatorian na lang, wala pa rin. Tapos nung college, sabi ko, gusto ko magiging cum laude. Wala, nakagraduate lang ako. Pero at saka graduate. Ano yung na-expect mo? Ina-expect ko lang magka-laude. Tapos nasira pa. Pero ina-expect ko rin talaga siguro, ano, meet new people. Na ano ko rin naman talaga, na I met new people. Siguro, pero yung mga na-meet ko pa minsan. May nakalimutan pa tayo sa hindrances. Travel time. Yes, sir! Travel time! Sa college, Diyos ko. Siyempre, bira yung malapit ka lang sa university lang or sa school. Tapos, darating talaga sa point na may ingit ka sa mga klase mong papasok ng basa yung buhok. Oo, ikaw yun. Papasok basa, pero may pawis. Tapos, dati nung high school, ayaw na ayaw mo umuwi. Ngayon, Diyos ko. Pagka-graduate. Gusto mo na umuwi, alas 11 na may tinda pa. Gagapang ka pa uwi. Diyos ko, tapos magulungan, ayun, every money counts. Magulungan ka lang ng bariya. Mm-hmm. Tapos, diyan mo ma-appreciate yung mga bakery na may taglodos na pandesal. Oh, tapos tsaka dyan mo ma-appreciate yung mga karinderi yung may libreng masarap na sabaw. Di ba limang piso lang yung sinigang noon? At yung anlilugaw. Anlilugaw na. Yun mo ma-appreciate. Swertihan pa kung di ka majujibs. Kumbaga, yung gusto lang namin sabihin, yung college, paparamdam niyan sa'yo yung pinaka-lowest point mo habang nag-aaral ka. Kasi, syempre, pag tapos ka nag-graduate, hindi naman yan, ay tapos na rin yung paghihirap ko. Hindi ganun. Mas mahirap pang walang oo, ano, mas mahirap trabaho. Kapag wala ka nang ginagawa, wala ka, hindi ka na nag-aaral. Kasi after grad mo, dyan ka na tatamaan ng depression. Eh. Diyan ka magkakaroon ng life crisis talaga. Eh. Oo. Kaya kung tingin nyo, lowest point of life nyo na yan, enjoy nyo muna kasi sa ngayon, yan talaga yung lowest point of life. Tsaka ano yan eh, parang nakikita niyo siyang lowest point, pero may solution kayo. Yung solution ninyo, makaka-graduate din ako. Dito kasi, kapag tapos na yung study mo, lowest point ka, hindi mo na makikita ano yung magiging possible na answer sa lowest point mo, di ba? Nagkagaya dati na, hala, may requirements ito, ganyan. Pero yung motivation mo, makukuha ko rin yung grade ko dito. Oo, sa totoong buhay kasi, wala ka lang grade school, grade. Ano na talaga eh, survival of the fittest na talaga. Kasi so, wala na yung topic natin ng hindrances kasi alam nyo yun. Ang dami namin gusto na sabihin sa tungkol sa life, tungkol sa college. So, siguro ano, since ito yung unang podcast natin. Podcast what I mean is, expect kayo sa mga susunod na content namin na pwedeng tungkol yan sa life content. Oo, something kalokohan. O, paano ka ba nagpo-procrastinate? Sana naman huwag kayo mag-procrastinate. Oo, kasi dapat talaga gumagawa ako ng art ngayon tapos nag-vlog. Oo, nagre-resonate. Diba? Paano tsaka ba? Ano, sana mag-subscribe kayo sa gusto namin magka-pera dito. Oo, huwag naman. No, subscribe lang. Tapos, yun, paano mo ba? Pupersi yung passion mo. Yes. Passion ba o pera? Yun. Sa susunod na natin magsabi yan. Wala kaming title. Bala ka yan. So, huwag niyo ulit kaming kalimutan. Ako nga pala si Maan at si... Ay ka? Ay, see you. Ay. Ano ba? See you ba? See you? Hindi. Listen us. Just di pala naka-record. Naka-record yan, man. 14 minutes ka. Sabi natin 10 minutes yan. Okay lang yan. Bye-bye. Bye-bye.